Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Tayo po nang mag-aral ng salita ng Diyos. At habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, ay namnawin po natin ang mensahe nito. At tayo po ay nasa Roma chapter 5 verse 12 to 21. Ayos ko pong ihatid sa inyo at basahin natin muli ang salita ng Diyos. Ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ang anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa sa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na dihama kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa sa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang papawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghahari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpawalang sala, upang kamta ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ang salita ng Diyos na ating binasa sa umagang ito. Ang ginawa ko po sa umagang ito ay nagawa po ako ng dalawang chart, dalawa A and B. At dito po sa dalawang chart na ito ay inilagay ko ang pangalan ni Adan dito sa kanan at sa kaliwa ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tiningnan ko po ang sinulat, ang sinabi ni Adan. Kasi po, ikinumpare si Adan at ang Panginoong Hesus. Tingnan po natin ang comparison na ito. Dito po, kay Adan, dahil kay Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At dahil din po sa kasalanan na yon, pumasok din ang kamatayan. Ngunit, dahil kay Hesus, ito po ang sinabi. Ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Hesus. Kasalanan sa kay Adan pero sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus ay kagandahang loob. The grace of God. At doon ay kamatayan, ngunit ang ibinunga ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay buhay na walang hanggan. At sabi po, dahil sa ginawa ni Adan, lahat ay nagkasala. Maging ang sabi nga dito, maging yung ang kasalanan nila ay di katulad ng pagsuway ni Adan. Ibig sabihin, tayo. Hindi tayo yung direct na naggumawa nun, pero lahat tayo ay naapektuhan. Ano ang nangyari? Lahat ay nagkasala.
at lahat ay tumanggap ng kamatayan. At ito naman po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo ay inoper din po sa lahat. Ibinigkaloob din sa lahat ang grace na yan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang anak na si Hesus. Ano ang ginawa ni Adan? Siya ay sumuway sa utos ng Panginoon. Sinuway niya ang utos ng Diyos. At ano naman ang ginawa ng Panginoong Hesus upang maranasan natin sa kanya pong pagsunod, sa kanya pong pag-aalay ng kanyang buhay, tayo po ay tumanggap ng kaloob, ng kagandahang loob ng Diyos. Ano po ang idinulot? Kamatayan. Kamatayang walang hanggan. Una po, kamatayang espiritual. We are separated with God. Sa dahilan din po sa ginawa ni Adan, nagkaroon din po ng kamatayang pisikal. At higit sa lahat, kamatayang walang hanggan. Pero po, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ano po ang ating natamo? Tayo po ay pinawalang sala. Yung pong kasalanan na dinala ni Adan sa atin, sa pamamagitan po ng ating pananalig sa Panginoong Hesus, tayo po ay pinawalang sala. At dahil sa pinawalang sala tayo, binigyan po tayo ng Diyos ng buhay. Isang buhay na walang hanggan, higit pa dun sa idinulot na kapighatian o epekto ng kasalanan, mas masagana ang binagkaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi lamang pagpapawalang sala, hindi lamang He declare us justified, pinawalang sala, pinagkalooban pa po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang dala ni Adan? Kasawian. Kasawian sa buhay ng lahat ng tao. Ang lahat ng ating dinarana sa buhay ay dahilan sa bunga ng kasalanang inihatid sa atin ng pagsuway ni Adan. Ngunit ang dala ng kagandahang loob ng Diyos ay pagpapala. Pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, sapagkat sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, tinamasa natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapalang ito primarily ay yung pagpapawalang sala. Alam nyo ba, kala natin the blessing is yung material things, yung kayamanan sa mundo, mga possession. But kahit ikaw ay meron ng lahat ng bagay na yan, kung ikaw ay merong kasalanan sa buhay, sabi nga po, baliwala ang lahat. Kung ang kapapahamak naman ay ang iyong kaluluwa. Kaya nga po pagpapala ang idinulot sa atin ng pagpapawalang sala ng Diyos. Pangatlo po, ang kasalanan na hatid ni Adan. Si Adan ay naging makasalanan. Ito ang picture ni Adan, ang kanyang kasalanan, ang nagbi-picture. At ang ano naman ang nakikita natin sa Panginoong Hesus? Ang nakikita natin sa kanya ay ang kanyang pagiging matuwid. The righteousness of Christ, yun po ang nagdulot sa atin ng pagpapawalang sala. Not our own righteousness, but the righteousness of Christ. Ang pagiging matuwid ni Kristo, ito po ay nilagay niya sa atin. Ito po yung pagiging matuwid ni Kristo, ito po ang naging katanggap-tanggap sa Diyos. Parang, we are not worthy to face the Lord, but because of Christ's righteousness, God received us. Tinanggap tayo ng Panginoon. Huwag tayong maghimutok na dahil sa ginawa ni Adan. Minsan kapag pinag-aaralan natin itong about sin, ang laki ng ating, kung hindi sana nagkasala yan si Adan, hindi natin dinanas to. Minsan sinisisi natin talaga si Adan, talaga namang talagang sisihin. Pero alam nyo ba mga kapatid, given na yan, nagkasala na ang tao, andito na ang kasalanan, pumasok na ang kasalanan. Pero alam nyo ba, given din ang kasagutan, ang pagkakamali nga lamang ng tao, doon lang sila nag-hold on sa kasalanan. Pasensyahan nyo na, makasalanan talaga. Tao lamang, doon na lang tayo nag-hold on. Pero maghawakan tayo doon sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na tayo ay kanyang pinatawad sa pamamagitan ng kanyang anak.
Ito po ang ating panghawakan. Ito yung magandang balita. Huwag na tayong mag-hold dun sa nagawang kasalanan. Merong hope sa kasalanan upang tayo ay mapatawad. Ito ang ating pakinggan. Ang ibinigay na kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na kung ang sino mang mananampalataya sa kanya ay ipapawalang sala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos ang paghariin natin sa ating buhay. Basahin ko po sa verse 21, pagwawakas ng ating mensahe. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. What a good news for us. Manghawakan tayo dun sa good news. Oo, nagkasala tayo, pero napakaganda ng hatid ng Panginoong Jesus sa atin. Ang higit na pagpapala ng pagpapatawad, ng buhay na walang hanggan at ng biyaya ng Diyos. Sana po ay tanggapin mo ang alok na ito ng Diyos, regalong walang bayad. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa magandang balitang ito. Una sa lahat, O Diyos, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa kagandahang loob na ipinagkaloob mo sa amin, sa kasaganaan ng biyayang ito, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, tunay nga kami ay nagkasala, pero salamat. Dahil sa iyong anak na si Jesus, inialay niya ang kanyang buhay upang tamasahin namin ang buhay na walang hanggan. Sa oras na to, Panginoon, dinadalangin ko po na ang bawat isa ay huwag tumingin doon sa kasalanan na nagawa niya, kundi tingnan ang mabuting balita at iwan na ang kasalanang iyon. Lumapit sa iyo at tanggapin ang pagliligtas na iniaalok mo. Panginoon, buksan mo po ang puso ng bawat isa upang ang iyong salita ay kumilos, tumimo sa aming puso at kami ay mamuhay sa katotohanan ng mga salita mo. Pagpalain mo po ang bawat na tagapakinig sa umagang ito, Ama. Kilala mo sila at ikaw ang makipagtagpo sa kanila, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you. And join me tomorrow again sa Daily Walking with Jesus to Eternity.